today on Couple by in LA, I will tell you how you can go around the Philippines with your favorite YouTube stars. So you're not only connecting to your heritage or basking in the beauty of the Philippines, you're also giving back to your country because we're going to give you a chance to visit some of the Gawad Kalinga villages, but you also get to do all of that with your favorite YouTube stars. That's today on Couple by in LA as well. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga balita. Marami pang balita mula sa Pilipinas. Ang pinakamainit dyan ay ang pagpasa ng RH Bill sa Kongreso. Joining us via Skype from their Glendale newsroom ay ang Editor-in-Chief ng Weekend Balita. Magandang hapon sa iyo, Ronnie Ligo. Magandang hapon sa iyo, General. At sa lahat po mga nanonood, gaya po napanggit ni General, pumasa po na sa second reading sa House of Representatives ang tinatawag na Reproductive Health Bill. At Ronnie, minomonitor ko sa Twitter no kaninang umaga, inumaga ang ating mga kongresista sa pagboboto dito. Exactly, no? Ang result po natin is 113 ang bumoto ng yes, 104 ang no, at with 3 abstentions. All right, what happens next? Where do we go from here? Oh no, brief ano lang background, no? Alam naman natin sa Kongreso no may first, second and third and final reading. First reading, babasahin lang yung title ng bill, tapos i-assign sa committees na pag-aaralan nila yun, magkakaroon ng committee hearings, na-aprubahan niya, in-endorse nila ngayon sa buong floor. So it was passed on second and final second reading na kung saan amendments will be proposed ano para tumaas pa or talagang ma-discard yung bill na yan. And yun na nga, nagkaroon ng mga konting amendments para for a third and final reading on Monday. At pagka ito na nangyari, of course, mangyayari na talaga yan, ano? Kasi nga, pumasa niya sa second reading, didiretso naman ngayon sa Senate to concur with their own version sa Senado bago pirmahan ng Presidente. Of course, as far as the President is concerned, hindi ito immediate or, you know, hindi niya gustong madali itong health bill na ito. Pero of course, malalaman natin pagka yan na nga ay pumasa tuloy-tuloy na sa Presidente. So you're saying it's not a priority of the President right now. Exactly. But then, Ronnie, we also need to make it clear that the Philippine government system, sa ating legislative arm, there are two groups, no? Yung Congress na sinabi mo nga, and the Senate. What if, Ronnie, and does it ever happen na minsan eh maraming gustong baguhin ang Senate? Yun na nga, no? However, although of course the Senate has its own version, ang importante dyan kasi this was introduced in the House of Representatives, si Representative Excel Lagman, ano? Nagkaroon ng maraming hearings dyan, nagkaroon ng maraming issues, at alam naman natin na ito talaga, as far as he is concerned, and all those who voted yes, ay napakahalaga as far as the economic and social impact on our country. Kasi maraming polls sa dumaan, kahit na sabihin natin, Catholic nation, we're a Catholic nation, no, alam naman natin ang mga surveys na sinasabing they are in favor of this bill. Alam naman natin na itong bill na ito magpo-provide free, no, kung kinakailangan sa mga low-income families yung contraceptives at yung information and education para about family planning and sex education sa mga kabataan natin. Alright, we expected that it was a close fight, kumbaga, Ronnie, dahil maraming mga proponents ng no to RH bill ang bumoto ng no because of their faith, because of course we exactly. are a Catholic nation and the priests are saying that it is against the law of the Bible. But like you said, no, for those people who voted yes, even Catholics who voted yes to RH bill, what they're thinking about is long term. They're thinking about, you know, basically women's rights, and it will help economy in the Philippines. And speaking of economy in the Philippines, Ronnie, may programa ang World Bank to help us kumbaga supilin ang kahirapan sa Pilipinas. Exactly, $100 million provide ng World Bank sa atin para sa ganitong programa, no, to provide not only for educational purposes ng ating mga kabataan, mga elementary kids, yung pag-provide pa ng healthcare. Kasi nga, alam naman natin, ano, maraming mga kabataan natin don't have access to, you know, healthcare sa ating bayan. Because, Ronnie, also when you think about it, no, ano ba ang mas more inhumane, yung the life of an unborn child or yung the life of children like this that we see on screen right now na kumbaga parang they're living really below poverty line. Exactly. 200,000 more households will benefit from that
At alam naman natin ang itong programa na to, $34 ano ang ibibigay sa mga kabataan bawat isa and $14 more sa kanyang health healthcare. All right, so that's good news. Meanwhile, Ronnie, sad news, isa na namang dagok sa Philippine sports matapos matalo ang ating pambansang kamoon na si Manny Pacquiao. Over the weekend, ang pagkatalo naman ng Philippine soccer team na Azcals. Oo, yung tinatawag natin, mga street dogs natin, ano? Pero ang magandang balita dyan, Janelle, is this is the second time that we reached the semifinals. Alam naman natin, ang Philippines is very, very young as far as soccer sport is concerned. So itong Azcals natin, although a lot of them are, you know, Phil-Ams at mga kalahating mga foreigners, pero this is another plus for our country as far as developing other sports apart from boxing na alam naman natin ang resulta niyan, ano? And speaking of boxing, ano, gusto ko lang banggitin dito sa Sabado, no, December 15, our very own another world champion, Nonito Donaire, will be up against Jorge Arce dyan sa Houston na maglalaban sila at of course, alam naman natin, hopefully at mananalo na naman si Donaire dyan. And going back to pagkatalo, no, ng Azcals at saka ng boxing, sinabi nga ni Manny Pacquiao na sa sport daw, hindi naman kailangan palaging panalo. Paminsan-minsan natatalo. Pero what's important is, Ronnie, pag natatalo tayo, we will rise again, di ba? At sinasamukhang gustong gawin ulit ni Manny Pacquiao, although there have been calls for him to quit, you know, alam naman natin ang hindi maganda yung pagkatalo niya. Sabi ni Ricky Hatton na pinabagsak niya dati ng one punch knockout, ano? Sabi niya dapat daw bumalik si Manny Pacquiao sa kanyang pamilya, where, you know, he has nothing to prove as far as a boxing sport is concerned. Yeah, but you know, you saw we aired it yesterday, my one-on-one interview with Manny Pacquiao, and he said basically ito ang kanyang buhay, ito ang kanyang trabaho, at laban siya hanggat kaya niya. Mas marami pang balita, Ronnie, sa inyong website. Of course, ano, www.balita.com at amin pong broadsheet usasianpost.com. Maraming salamat. Thank you so much. Balita also is having a contest to, open to everyone. You may get a chance to go to the Philippines for free. And speaking of going to the Philippines for free, how would you like to go to the Philippines with your favorite YouTube stars? That's when we return on Kababayan LA. Don't go away.